Ayun, so ito yung sinasabi kong Tagalog na makeup tutorial na gagawin ko for you. Series tong gagawin ko. So itong first na makeup look na ituturo ko sa inyo, perfect for school siya. So nakikita niyo naman na nagawa ko na yung foundation ko at na-draw ko na yung eyebrows ko. Meron akong separate na tutorial for that. So ilalagay ko na lang yung link sa information box. So makikita niyo doon kung paano ko ginawa yung concealing, yung foundation, tsaka yung brows. So, yung unang yung gagawin, gagamit kayo ng cream na eyeliner. Okay lang din kahit hindi kayo gumamit, pero mas okay to kasi nagiging base siya sa ilalagay natin eyeshadow at nagpapatingkad yun ng kulay. So, mas okay yung kakalabasan niya. Pero kahit wala kayong ganito, okay lang din. So, ito yung NYX Jumbo Pencil in Milk. So, ang unang gagawin natin dito ay ilalagay natin to sa inner tear duct. So, dito yon. So nakikita niyo naman na nilagpasan ko konti sa baba. So parang ang mangyayari pag ganun siya. Okay, so after nun, kailangan niyo lang ng isang eyeshadow brush. Kahit anong eyeshadow brush, okay lang. So ang next na gagawin natin, gagamit tayo ng isang eyeshadow. So itong ginagamit ko, itong favorite kong white na shimmering eyeshadow. Ito ay from Shawil. Yung Shawil, makikita niyo sa Watson sa SM City, Manila. Meron doon. So, ito yung number 5 na eyeshadow. So, ito yung pinaka-favorite kong shimmering white na eyeshadow. Kasi sobrang tingkad ng kulay. So, papakita ko sa inyo kung paano yung itsura niya. So, ito yung box. Okay. Tapos, ito yung itsura ng, ng product. So, it's from Shawil. Maliit lang siya kasi single eyeshadow lang. And number 5 siya. So, ang isang ganito, parang mga 128 pesos. Mura lang siya. Ewan ko ha, kasi sobrang ganda naman ang quality niya. So, if kaya niyo namang mag-afford ng 100 plus na pesos for isang magandang na eyeshadow like this one, bilhin niyo kasi super ganda. Super favorite ko. Okay, so ito yung itsura niya. So, ito yung sample na swatch ng kulay niya. So, makikita niyo, sobrang shimmering niya talaga. Sobrang favorite ko kasi sobrang tingkad talaga ng kulay. Talagang mag-stand out siya sa eyes mo. So, next na gagawin niyo, kukunin niyo yung eyeshadow brush, cotton buds or fingers niyo, or yung sponge tip applicator. And ito yon. Ito yung sinasabi kong sponge tip applicator. So, pag binili niyo to, may kasama na siyang sponge tip applicator sa loob. Tapos, makikita niyo yung mirror dito. So, okay talaga siya for 100 plus pesos. So, try niyo talaga to. So, ang gagawin ko next ay i-dip ko yung eyeshadow brush. Kukunin ko yung product. So, napaka-pigmented na tong product na to. So, pwede nyo siyang i-tap off. Kasi pag sobra, talagang sobrang mag-ano yung product sa eyes nyo. So, kunin nyo yung product, then tap off. So, ang next na gagawin nyo, i-blend nyo yung eyeshadow kasama nung cream eyeliner. Or, if hindi nyo ginamit yung cream eyeliner, just lagay nyo lang yung eyeshadow sa inner corners. Kasi sobrang pigmented din naman itong eyeshadow to. So, makikita rin siya. Pero, pag meron siyang white eyeliner or eye pencil na base, mas matingkad yung kulay. So, pag na-blend nyo na sa inner tear ducts, ang gagawin nyo lang yung nasa taas, i-pull back nyo lang. Parang isi-spread nyo lang pag ganun. Same yung gagawin sa kabilang eye. So, kung sa tingin nyo napaka thick pa nung cream at nung eyeshadow na nilagay natin, pwede nyo gamitin yung ring finger nyo. Tapos, dab nyo lang. Dab. Hindi nyo gagalunin. Basta i-dab nyo lang. Right? Dab. So, yung sinasabi nila sa mga English na makeup tutorials na the product will melt in your hand or on your finger. Kasi, di ba mainit yung kamay natin? So, pag nag-contact siya sa product, mag-melt or matutunaw yung product, so magsispread out siya. Okay, so after natin i-melt konti yung product, kukuha pa rin tayo ng eyeshadow, tsaka ang next na gagawin natin ay
idadab lang natin yung eyeshadow para magstay yung color. So, hindi natin siya isa-spread like ginawa natin kanina. Idadab lang natin siya para magstay yung color. May eyeshadow na ulit yung brush ko at ngayon idadab ko lang siya sa inner corners. Okay, so tapos na tayo sa inner corners natin. And as you can see, mas nagmukha akong gising kasi yung purpose ng white eyeshadow sa inner corners ay parang binubuksan niyo yung mata. Diba sinasabi sa English tutorial na it will make your eyes look brighter and more awake. So yun yung sinasabi nila na tignan mo, mas nagmukha akong gising. So yung favorite kong black na eye pencil, yung from Nichido. So ito rin, makikita niyo ito sa mga SM department store. So ito naman, 138 pesos siya. So, isa to sa mga products na sinasabi ko okay lang mag-spend ng 100 plus pesos kasi napaka-okay ng quality niya. So, ito yung favorite kong black eye pencil. So, ito yung Mineral Coal Pencil in Onyx. So, ang gagawin natin dito, ilaline natin yung eyes natin. So, before natin gawin yung top, ang gagawin natin magta-tight line tayo. So, okay lang kahit hindi niya gawin yung step na yon, pero ang purpose nun ay mas nagmumukhang deep yung eyes natin. So, mas mukha siyang malalim, mas mukha siyang mag-stand out siya kasi yung shape ng eyes natin talaga makikita talaga kasi ma-outline siya ng black eye pencil. So, ito yung part na yung sinasabi ko, ito. So, yun yung sinasabing tight line. So, pag hindi naman kaya, okay lang din naman. So, ang next na gagawin natin, ilaline natin yung top naman. So, ito yun na yung lash line talaga. So, ang gagawin lang natin ay simpleng cat eye na, you know, na eyeline design. So, ang gagawin ko lang, ilaline ko lang muna yung top. So, isang trick, gawin nyo muna itong line na to. Itong line. Gawin nyo muna yan. Tapos, ang next na gagawin nyo, i-coconnect nyo itong line, itong pinaka-tail niya, i-coconnect mo sa taas. Okay? So, i-coconnect natin. Okay? Ito nyo yun. Kinonnect ko. So, tapos tayo sa isang eye. At makikita nyo naman sobrang yung difference ng eyes ko, diba? Ito mas nagbuka siyang bright and more defined. Ito naman medyo kulang pa kasi 'di ba white eye pencil pa lang nilagay natin. Okay, so nasa tail tayo ulit. So ang una ulit gagawin niyo, gawa muna kayo ng line galing sa baba. So dito 'yon. Pataas. Gagawin, kukunin niyo yung pinaka-tail at i-coconnect ito sa taas. So, i-coconnect natin. Ganon. So, pwede na kayo tumigil doon, pero pag feeling daring pa kayo, pwede niyo i-line din yung lower lash line niyo or lower waterline niyo. So, medyo daring ako. So, line ko siya. So, make sure na i-coconnect nyo yung tail, okay? I-coconnect nyo siya. Para hindi siya mukhang weird. So, i-coconnect nyo lahat. So, sa nakikita nyo naman, mas nagmukha ng kompleto yung eyes ko. As in, talagang yung shape niya, talagang lumabas talaga. Kasi nga, di ba? In-outline natin, tsaka nilagay natin ng white eye pencil sa inner corner. So, yun na yung complete na look. So, para na naman sa lipstick, kung ayaw niyo na sobrang bold yung color, like yung mga gusto ko na rin, super red or super pink or kahit anong bang bold na colors, kung ayaw niyo na ganun, pwede kayo pumunta sa Ever Bilena. Madami silang shades ng neutral. And ang pinaka-favorite ko as of the moment, ito yung Mirrored Mocha. So, isa to sa mga neutral shades na super love ko sa Ever Bilena. Ito yung matte lipstick.
125 lang to. Yung, ang alam kong presyo nito, 125 lang. So, ito yung color niya. Neutral lang siya, as in neutral. Like, super brown lang siya. Usually, pag suot mo to, hindi nila mahahalata na may lipstick ka. Kasi one time sinuot ko sa classroom, hindi nila nahalata na may lipstick ako. So, kung dry yung lips nyo, pwede kayo maglagay ng lip balm. Pero hindi na siya magiging matte, okay? So, pero kung tingin nyo okay naman yung lips nyo, apply nyo lang siya kahit walang lip balm. Kita nyo ngayon, yung color niya, hindi siya ganun ka-noticeable. So, super neutral lang talaga siya. So, okay lang siya suotin for school. Kunwari, ayaw niya na sobrang bongga na makeup talaga. Pwede yung suotin tong mirrored mocha. So, ito yung from Everbilena, 125 pesos lang. So, yun na yung finish na look natin. So, remember lang na pwede siyang i-tone down. Kahit anong gusto niyo, pwede siyang i-tone down. Meaning, pwede niyong bawasan pa rin yung makeup. So, kunwari, feel niyo super white, no inner tear duct. So, pwede niyong i-dab ulit. Tapos, huwag yun ang dadagdagan ng eyeshadow. So, parang, yun na siya. So, i-dab nyo lang siya. Mayroon pang mga susunod na makeup tutorial na Tagalog. Specially made for Filipina women. Kasi gusto ko talagang makatulong sa mga Filipina, mga Pinay, mga estudyante, mga college students. Ilalagay ko lahat ng mga presyo, tsaka lahat ng mga pangalan ng mga produktong ginamit ko sa information box. So, tingin kayo sa baba, i-click nyo muna yung bago kayo magtanong. So, lahat ng kailangan nyo malaman nandun. Ano pa ba? Ibablog ko rin tong look na to. So, thank you so much for... okay, nag-i-English ako. Okay. So, salamat sa panunood sa aking Tagalog na makeup tutorial. Ito yung pinakaunang Tagalog na makeup tutorial. Sana madami kayo natutunan. Tsaka, sana manood kayo ng susunod kong video. Kahit na hindi siya Tagalog. So, thank you so much for watching. And I will see you in my next video.